So when we speak of feasibility study, okay, this is already a projection. So you are going to study on the viability. Pag sinasabi mong viability, okay, ito yun, kikita ba or yung kikita ba ang iyong negosyo? Feasible. Kaya, how feasible it is. Diba? So, titingnan mo ngayon kung kaya nga feasibility study. Para malalaman mo kung kikita ang iyong gustong negosyo. Okay? Para hindi ka nag-negosyo. Tapos, bigla lang malulugi dahil hindi kumita. Kaya pinag-aaralan mo na. Okay. Feasibility studies, there are 5 aspects, no? So, nagiging 6 yan kasi sinasabi ang introduction. Diba? Kaya yun ang, pero there are 5 aspects. Ito yung meron ka talagang pag-aaralan. So, ano yung pag-aaralan mo? Number 1 is the management. Management aspect or the area on management. So, ano ba yung management? Ano ba yung nakapalagay sa kanya sa management? Okay. Sa guide, bibig, titingnan natin yung guide na pinapakita. Okay. Di ba may kopya na kayo dito? Yung guide. Nasaan yung paper? Okay. Okay. Sa guide niyo, may copy kayo. Ano ba yung nakalagay sa management aspect? Or, tinatawag natin, simpler term, management feasibility. Okay? So, ano ba yun? Ito na yung organization, yung legal structure. Okay? Or, tinatawag natin, meron din tayong organizational organizational structure or ano yan, gagawa ka ng chart nito. Okay? Makikita doon sa organizational structure ninyo, yung organizational chart ninyo, kung sino-sino yung nandoon. Sino-sino yung namumuno, sino-sino yung bahagi ng inyong negosyo. Okay? Kung ang inyong feasibility studies ay papasok ba yan na sole proprietor o nag-iisa ka lang o kundi ito ay partnership. Okay? Sa inyong grupo, ito ang partnership. Kasi apat kayo, di ba? Partnership ito. Okay. Yung partnership ninyo, now, kasama yan sa makikita dito sa organizational structure. Okay. So, para magkain. Then, bawat member or bawat partner, meron kayong tinatawag na duties and responsibilities or inyong job description. Okay? Nakuha ba dahil mga girls? Okay. Job description or inyong responsibility. Next ninyo is, pag na-discuss nyo na yan, bawat isa, halimbawa, ikaw sino si president, sino si vice, sino ang treasurer, so nandoon yan, sino ang manager, tinatawag natin operating manager, papasok ngayon, i-discuss ang employees benefits. Okay, ito yung employees benefits. Mahalaga kasi yan dahil meron kayong ipapasok ngayon yung halimbawa, compensation. That must be in accordance with the law, di ba? Minimum wage. So, kung city or provinces, may kanya-kanya yung minimum wages. Ngayon, ano yung iba yung mga benefits na ibigay nyo? Halimbawa, tinatanong kayo SSS, which is mandatory yan, ha? Inyo yung titingnan ninyo ano yung mandatory benefits ng empleyado. Kagaya nyo, di ba, working student
So, meron kayong SSS, di ba? Meron kayong contribution ng SSS, which is, okay, part of your salary, you're going to pay to the SSS together with doon sa inyong employers, di ba? Mm-hmm. Field health. So, gano'n. Yan mga examples ng benefits. Ano naman yung mga benefits na ibibigay ninyo na hindi mandatory? Halimbawa, meron kayong free housing or board and lodging or meron kayong ibibigay na one-stop of rights. So, kasama pa rin yan sa employee benefits. Kaya nga, i-determine ninyo kung ano yung sa government benefits at ano yung mga hindi yung government benefits. Pero hindi nyo makaagad yun pwedeng isabay kung hindi kaya ng budget ninyo. Ang susundan lang muna is yung benefits that is mandatory by the government. Kuha? So next, pupunta tayo sa market feasibility. Pag market feasibility, pag-uusapan ito ngayon ay yung is there a demand of the product? Kailangan ba ito sa market? Ibig sabihin, may makukuha ba kayo nitong customer or buyer? Ako ha? Ayan. So, meron ka kayong buyer, ano yung mga kailangan ninyo? Supply. Supply analysis. Saan nyo kukunin ang inyong sa inyong kakalimbawa, kung titignan kayo ngayon ng mga potato fries, saan kayo kukuha ng mga supply na hindi kayo kukulangin sa everyday operations, di ba? So next, you have their sales forecast. Ito yung kanina sinabi ko, magkano ang kikitain nyo per day, per week, per month. So ano pala ngayon forecasting? So kaya, hindi kailangan nagsimula na. Kasi pag magsimula ng operation, ibig sabihin doon, gagawa ka ng enhancement or meron kang product innovation. So, panibago uli yun. So, yan, mag-start pa lang kayo. Yan, as in zero. Kaya, mag-start kayo ng some feasibility. Okay? So, gagawa ko ngayon ng marketing plan, gagawa kayo ng business plan, para malaman ninyo yung paano ninyo i-position yung product ninyo sa market. Ano yung makukuha ninyong market share? Okay? Sa, kasi sa pie sa market, kabuuan sa market, meron yan, tinatawag, halimbawa, ito yung kabuuan sa market. So, may kukuha ka ng pie. Halimbawa, 15% ang hahabulin mo. O ibig sabihin, yung 15% ng buyer sa lugar ninyo, sa iyong pupunta. Yung iba, go to the mga stores. Nakuha? Okay. Ano naman yung technical feasibility? So, yung technical feasibility, ito na yung mga layout. Kung may sarili kayong building, may sariling room, ito na yung papakita ninyo, yung mga floor plan. Okay? Tapos, kung halimbawa, pagluluto, ito papakita ninyo yung mga gagamitin. Tinatawag natin yung mga cooking na equipment ninyo, ano yung paano yung mga process. Pumapasok yan sa technical feasibility. Diba? Kung halimbawa ang fries ng business, ano ang gagawin ninyo is, titignan ninyo ano ba yung mga gagamitin sa kitchen. Paano ito gagawin? Ano yung process nito? Paano ipapakita? So, yung process sa paggawa ng fries. Papasok yan sa technical feasibility. Okay, next. Financial feasibility. Ito yung sinabi ko kanina na ang financial feasibility, ano doon yung capitalization. How much is the contribution per partner? So, kasama yan. Halimbawa, kung kayo ay meron kayong 100,000 pesos. So, bawat isa, 25,000. So, 100,000 ninyo, divide sa 4, 25,000. So, sa 25,000, doon kukunin lahat-lahat ng mga gastusin pati sa operations. Yun ang ating limang aspeto ng sa ating sa pang-apat pala. Tapos, pinaka-last is yung socio-economic. Narinigin mo ba yung socio-economic? Ito yung what, how your company can contribute to the society. So, simple lang. Pag kayo ay meron kayong company o business firm, ano ang contribution nito? Malaki. Kasi makapagkuha kayo ng mga workers. So, yung workers na yan,
yan, magiging tao ninyo, masapuran ninyo, aangat yung kanilang life status, ay yung kanilang pamumuhay. Kasi, kumikita na sila, sumasahod na sila galing sa inyong company. Kaya yon ang contribution ng company doon sa inyong doon sa mga tao sa paligid. Nakakuha kayo ng mga workers. So, yun ang contribution. Kaya, kung makikita doon sa inyong guide, ayan, yung guide din yung socio-economic, so, nakalagay doon, what is the contribution of your company to the government? So, ano yung contribution ng company niyo? Taxes, di ba? Magbabayad kayo ng buwis, tax ninyo, business permits. Yan. So, kaya kasama yan dyan, i-discuss business permits. Okay? Next, ano yung ano ba? Contribution to the society. As I mentioned, ito yung makatigay kayo ng employment. Okay. Tapos, contribution to the economy o natural. Pag kayo ay meron kayong negosyo na ang mga tao ay may trabaho, yung mga tao ay nakakabayad ng buwis sa government, di ba? So, ito ay contribution mo sa economy. Kumikita, the more na mga tao ay may mga kita, the more na aangat ang ekonomiya natin. Kasi, kumikita lang ito, parang it's a cycle yan sa economic cycle yan. Consumers, ang fear, iikot lang din yan. Okay, si company, magbabayad ng tao. No, tao, yung empleyado niya. Si empleyado naman, ang kanyang pera, gagamitin niya pagbili ng mga kanyang pagkain, ng pangangailangan. Mula naman dito naman yung mga manufacturer naman, magagawa din sila ng mga para naman ibibigay kay company kung ano yung kailangan ng company. So, kagaya ninyo, sa inyong business, ang inyong project, ay ang gusto ninyo, magkaroon kayo ng fries, diba? Yung mommy fries. So, anong gagawin ninyo? So, ang gagawin nyo ngayon, mula doon, hahanap kayo ng mga suppliers, hahanap kayo yung kaya bang i-supply. Kayo naman, iisipin ninyo kung kayo ba ay makasupply ba kayo sa demand ng mga tao. Kung halimbawa, ang inyong supply ay kukulangin kayo, hindi kayo makabigay ng demand sa mga tao, di ba? So, naiintindihan nyo na ba ngayon ano yung feasibility study? So, pagsimula pa lang, ang introduction na itanagay ninyo is kung paano ninyo, ano yung title ng inyong feasibility, ano yung paano ninyo, how did you come up with the study? Yan, kasama doon sa introduction na i-discuss.